Mga kapatid, sa pananampalataya, ang buhay natin sa mundong ito ay talunan, kawalan. Mismo ang Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa sa Quranul Karim na ang buhay natin ay talunan, lugi, kawalan. Wal asr, sumpa man sa panahon. Ang Allah subhanahu wa ta'ala sumumpa sa panahon. Sumpa man sa panahon. Innal insana lafi khusr. Katotohanan, ang tao ay talunan. Ang buhay natin sa mundong ito, puro kawalan. Araw-araw, bawat araw na lumipas, nababawasan ang araw natin ng isang araw. Araw-araw na lumipas, minus one day. Bawat hinga mo, minus one hininga. Then isang araw, kahuli-hulian, final na pala na araw mo, at final na pala na hininga, bangkay ka na. Puro kawalan. Ibig sabihin, ang buhay natin dito sa mundo ay tuloy-tuloy na deduction, tuloy-tuloy na pagbabawas. Nababawasan ang ating kalusugan, yung ating mga araw, nababawasan. Mga hininga, magkurap natin, mga nababawasan. Gaano man kaingat ang bawat isa sa atin, napanatilihin niya ang kanyang kalusugan. Kahit na alagaan ka pa ng iyong mga doktor, halimbawa yung mga super mayaman, ang dami nilang mga doktor na nagme-maintenance sa kanila. Gaano man karami ang mga doktor na magme-maintenance sa iyong kalusugan, darating ang araw, isa sa mga organs, isa sa mga sangkap ng katawan mo, bibigay. Pwedeng bumigay ang atay mo, o kaya puso mo, o kaya kidney mo, o kaya daluyan ng dugo, anumang mga bahagi ng katawan, pwedeng bumigay. Walang perpekto na kalusugan forever. Lahat tayo, araw-araw, deduction, nagbabawas. At hindi lang ang ating kalusugan ang nawawala, pati na mga mahal natin sa buhay, nawawala din. Either na mas mauuna ang misis mo, o ikaw na mister ang mas mauuna. Either mauuna ang iyong mahal sa buhay, anak mo, magulang mo, at sa kaduluduluhan, ikaw mismo, ang iyong kaluluwa at ang iyong katawan, maghiwalay. At ganun din ang iyong kayamanan, puro kawalan. Ang buhay sa mundong ito, lahat kawalan. Kayamanan mo, mawawala din. Gaano ka man kayaman, pag ikaw ay bangkay na lamang, anumang kayamanan mo, hindi mo na pag-aari ang may-ari tagapagmana mo. Ibig sabihin, mga kapatid, sa pananampalataya, lahat tayo talunan. Walang sino man sa atin na hindi talunan, maliban sa apat. Apat lang na kategorya para hindi ka maging talunan, para ikaw ay winner, para ikaw magwagi. Number one, ikaw ay mananampalataya. Illal ladhina amanu, maliban sa mga yaon na nananampalataya. Yan ang number one. Lahat tayo, lahat ay talunan. Unti-unti nababawasan oras mo, unti-unti nababawasan kalusugan mo, unti-unti nababawasan ang panahon mo, mga mahal mo sa buhay. Ano, lahat ng mayroon tayo, pati na kayamanan, kalusugan, lahat yan, pawala ng pawala ang matitira sa'yo. Iman, pananampalataya. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang tinutukoy na iman ay ang pananampalataya sa kaisahan ng Allah.
at sa kanyang sugo at iba pang mga haligi ng iman. Pananampalataya! Walang sino man ang makakaligtas nang wala kang pananampalataya. At ang tinutukoy na pananampalataya na tanging makakapagligtas ang pananampalatayang Islam. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. Hindi kayo makakapunta sa paraiso, hindi kayo makakapasok sa paraiso hanggat kayo, maliban sa kayo, ay mananampalataya. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Mga kapatid, sa pananampalataya, ganito ka importante, ganito ka bigat ang iman. Pananampalataya, kapag ikaw ay tutuhanan na nananampalataya, gaano kabigat ang iman? Kapag ikaw ay tutuhanan na nananampalataya, gagawin ng Allah na kanyang obligasyon na ikaw ay kanyang iligtas. Ganyan kabigat ang iman. Kapag ikaw ay nananampalataya, gagawin ng Allah na kanyang responsibilidad, kanyang obligasyon na ikaw ay kanyang iligtas. ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين. Sinabi ng Allah. Malapit-lapit na pakahulugan. Pagkatapos niya, aming iniligtas ang aming mga sugo at ang mga yaong nananampalataya. Sa ganyan, obligasyon sa amin na iligtas ang mga mananampalataya. Sa ganyan, inubliga ng Allah ang kanyang sarili. Sa ganyan, kadalika haqqan alayna nunjil mu'minin. Sa ganyan, ay aming obligasyon. Sabi ng Allah, obligasyon niya na iligtas ka kapatid kapag ikaw ay nananampalataya. Ganyan kabigat ang pananampalataya. Ang tinutukoy na pananampalataya, pananampalataya na walang duda, walang question mark. Marami ang mga Muslim na kapag naghihirap, nagkakaroon ng duda sa kanyang Panginoon. Kapag walang maisaing, kapag walang pang-ospital ang ganang mahal sa buhay, kapag siya dinapuan ng sakit, iisipin niya, totoo ba talaga na ang Allah ay mahabagin? Once na nagkaroon ka ng question mark at nagduda ka, lumabas ka na sa Islam, hindi ka na Muslim, ikaw naging kafir. So napaka-importante sa atin bilang mga mananampalataya na anuman ang dumating sa buhay mo, na anumang kalamidad, anumang pagsubok, kahirapan ng buhay, or karamdaman ng katawan, or mahal mo sa buhay, na yumao, whatever calamity na dumating sa iyo, kailangan intact ang iyong pananampalataya na walang duda. Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Malapit-lapit na pakahulugan. Ganito ang ibig sabihin ng iman. Yaon lamang ang mga mananampalataya, sila na nananampalataya sa Allah sa kanyang sugo at pagkatapos hindi nagduda. Marami pong Muslim na nagiging kafir kapag po nahirapan sa buhay, nagdududa. Huwag na huwag mong pagbigyan ng udyok ni Satanas na ikaw ay magduda. Ibig sabihin, tunay na pananampalataya, matatag na pananampalataya, at ito ang kailangan natin. Lalong-lalo na mga kapatid, sa oras ng sakaratal maut. Marami sa atin pagdating ng oras ng sakaratal maut, natataranta, nagpapanik, natatakot, nakalimutan niya ang kanyang Panginoon. Kinakailangan during that very moment, sa mga oras na iyan na ikaw nagsasakaratal maut, kailangan huwag kang magpanik, mag-concentrate ka, huwag kang mawalan ng isip. Marami ang nawawalan ng isip, halos mabaliw,
nawawalang utak, natataranta. Nakikita mo yung mama, nakabukas ang bibig, nakabukas ang mata. Hindi makabigkas. Pinabibigkas sa kanya ang kalima la ilaha illallah. Hindi niya mabigkas. Hindi biro ang sakratal maut. Ito yung pinaka-critical moment. Final. Pinaka-final na moment ng buhay mo na kinakailangan huwag ka magpanik. Hindi mo yung nabigkas. Napakarami ng nagingalo na pinabibigkas niyo, studs. Brother, bigkasin mo. La ilaha illallah. Hindi niya mabigkas. Nakanganga. Pero hindi la ayaw gumalaw. Nakalak. Isipin mo. Sa mga oras na iyan, kung hindi mo kayang bigkasin, isipin mo. Pakaisipin mo na walang Diyos. Maliban sa Allah, pasado ka. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Sino man ang mamatay na alam niya na walang Diyos maliban sa Allah ay pumasok, dakhala al-jannah, pumasok, past tense, pumasok sa paraiso. Authentic na hadith, Sahih Muslim. Yan ang unang kailangan. Pangalawa na kailangan. Ulitin natin. At uulit-ulitin natin. Lahat po tayo talunan. Lahat po tayo lugi. Lahat tayo kawalan. Unti-unti mawawala oras mo. Unti-unti kalusugan mo. Unti-unti mawawala mahal mo sa buhay. Lahat ay talunan maliban sa number two. Gumagawa ng kabutihan. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ at gumagawa ng mabubuting gawain. Ibig sabihin kapatid sa pananampalataya, hindi sapat na ikaw ay nananampalataya. Hindi sapat na ikaw ay naniniwala sa kaisahan ng Allah. Hindi sapat na hindi ka nagdududa sa pananampalataya sa Allah. Kailangan ay diligin mo, suportahan mo, busugin mo ng mabubuting gawa. Action. Walang kwenta, iman na walang aksyon. Naniniwala ka na walang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah. Pero hindi mo naman siya sinasamba. Sinasamba mo lang Allah kapag Biyernes. Ha? Tingin mo, pasado ka. Dito sa pangalawang requirement. Bagsak ka. Tupo ka sa apoy. Mga kapatid, sa pananampalataya, hindi sapat. Hindi sapat. Hindi ka maililigtas ng iyong kayamanan. Hindi ka maililigtas ng iyong mga anak. Ang makakapagligtas sa iyo, iman, may action. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. At hindi ang inyong kayamanan ni ng inyong mga anak ang maglalapit sa amin. Hindi ang kayamanan mo at mga anak mo maglalapit sa iyo sa Allah. Kundi siya lamang na nananampalataya at gumagawa ng mabubuting gawain. At para sa mga yaon, mayroong dalawang gantimpala para sa kung ano ang kanilang ginagawa. At sila ay mananahanan sa matataas na tirahan ng mapayapa at ligtas. Tinukoy ng Allah, matataas na tirahan. Ibig sabihin, paraiso. Hindi mo ito makakabit sa pamagitan ng kayamanan mo at ng mga anak mo, kundi sa pamagitan ng iman at action. Hindi sapat iman lang. Nananampalataya ka na walang Diyos maliban sa Allah. Hindi mo naman sinasamba. Alam mo na haram ang zina, ginagawa mo ang zina. Alam mo na haram ang ganitong gawain, yun ang ginagawa mo. Alam mo ipinag-utos ng Allah, hindi mo ginagawa. Kailangan sa isang Muslim ang kanyang pananampalataya sa sabayan ng mabubuting gawain. Napakarami na mabubuting gawain na pwede natin gawin. Napakarami.
magbasa ka ng Quran, magpasting ka ng sunnah, magtahajud ka, magsala ka ng mga sunnah ng mga prayer, magbigay ka ng sadaka. Napakarami ng magagawa mong kabutihan, mga gawain kabutihan na kalugulugod sa Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala. Malalaki ka man or mababae ka man, kung ikaw ay nananampalataya gumagawa ng kabutihan, ligtas ka. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi aksani ma kanu ya'malun. Sino man ang gumagawa ng kabutihan, malalaki man o mababae, habang siya'y tunay na nananampalataya, katotohanan sa kanya, aming ipagkakalubang mabuting buhay, good life, sa mundong ito, good life. At tiyak babayaran namin sila ng isang gantimpala na naaayon sa pinakamainam sa kung ano ang kanilang kinagawi ang gawin para iso. Ulitin natin. Ulit-ulitin natin. Lahat po tayo talunan. Lahat po tayo talunan. Maliban, number one, may iman. Number two, may action. Number three, ipaparating mo sa iyong kapwa ang pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Watawasaw bilhaq, at ipag-utos, ipagbadya, iparating sa isa't isa ang katotohanan. Anong ibig sabihin ng iparating sa isa't isa? I-recommenda, iutos sa isa't isa ang katotohanan. Ang tinutukoy dito ayon sa paliwanag ng mga scholars, pagbabadya natin, ituturo, irerekomenda natin, ipapangaral natin ang pag-uutos ng kabutihan at ipagbabawal natin ang mga gawaing kasamaan. Matapos na maitatag mo sa iyong sarili ang iman, sasabayan mo, uutusan mo ang sarili mo ng paggawa ng kabutihan, then, ililipat mo sa iyong kapwa ang pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng masama sa iyong mahal sa buhay, sa iyong pamilya, kapitbahay, kakilala, sino man na iyong makakatagpo. Ito ang pangatlong requirement upang makaligtas. Hindi na baling talunan? Hindi na baling unti-unti nasisira ang kalusugan? Hindi na baling unti-unti nababawasan ang araw mo, ang natira isang araw na lang? Hindi na baling talunan? Basta huwag kang maging talunan sa apat na punto na ito. Ang pangatlong punto, pag-uutos ng mabuti at pagbabawal ng masama. Ito ang dahilan kung bakit tayo ng mga Muslim tinawag sa Quran, tayo ang pinaka-the best. Wala nang hihigit sa atin. Tayo ang pinaka-the best na nasyon na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan. Dahil tatlong requirement, ipinag-uutos natin ang kabutihan, ipinagbabawal natin ang kasamaan, at tayo ay nananampalataya sa Allah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kayo, ibig sabihin ng kayo mga Muslim, kayo ang pinaka-the best na nasyon na kailanman pinalitaw sa sangkatauhan, ipinag-uutos ninyo ang kabutihan. Number one na kabutihan ay ang tauhid. Ipinagbabawal ninyo ang kasamaan. Number one na kasamaan ay shirk. At kayo ay nananampalataya. Mga kapatid sa pananampalataya, kung bakit natin kailangan na ipag-utos ang kabutihan, ipagbawal ang kasamaan sa panahon natin ngayon. Sa panahon natin ngayon, napakadali-dali makagawa ng kasalanan. Cellphone lang. Magbukas ka lang ng FB, YouTube, manood ka. Ang isang paa mo, sabi ni Sheikh Bembas, nawa kahabagan ng Allah, ang isang paa mo na sa impyerno. Pag hindi ka maingat,
Ito ay magagamit sa kabutihan at magagamit sa kasamaan. Kung gagamitin mo ang cellphone sa Islam, panalo ka. Ngunit ang karamihan ginagamitan dito, TikTok, paninirang puri sa kapwa, at kung ano pang gawain na haram, ang impluensya ng cellphone. Binabago nito ang kamalayan ng mga Muslim, ang kamalayan ng Muslim mula sa impormasyong Islam na pupunta sa impormasyong jahiliyah. At naliligaw ang mga Muslim. Kaya kinakailangan natin na mga Muslim, unang-una, pagsumikapan ng bawat isa na maitatag sa kanyang sarili ang iman at palakasin sa bawat kilos natin ang paggawa ng kabutihan, din ipag-utos natin sa kapwa ang kabutihan. Ipagbawal sa kapwa ang kasamaan upang tayo po ay makaligtas. Number 4. Pang-apat. Apat lang. Pagiging mapagtindi. Ipag-uutos natin. Irerekomenda natin. Ipagpapayuhan natin. Ipagbabadya natin sa isa't isa ang pagiging mapagtimpi dahil punong-puno ang buhay na ito ng pagsubok. Watawasaw bisabr. At ipag-utos sa isa't isa ang pagtitimpi. Pagtitiis. Sabar. Dahil upang mapalakas mo ang iyong iman, napakarami ng sagabal. Misis mo sagabal, anak mo sagabal, trabaho mo sagabal, sarili mong naps sagabal, pagnanasa mo sagabal, ang daming sagabal. Sa paggawa ng kabutihan, napakaraming sagabal, napakaraming hadlang. Kaya kinakailangan natin maraming sabar upang matatag, maging matatag ang ating iman, maging matatag ang paggawa ng kabutihan, at maging matatag tayo sa pag-uutos ng kabutihan. Kailangan natin ang pagiging mapagsabar, at kapag ikaw na Muslim, natiis mo ang mga pagsubok. Nagtimpi ka. Hindi ka nakapagsalita ng masama. Anong resulta? Kasama mo ang Allah. Sinabi niya mismo, wasbiru innallaha ma'as sabirin, at magsipagtimpi kayo, magsipagsabar kayo. Katotohanan, ang Allah ay kasama ng mga as-sabirun, kasama ng Allah ang mga mapagtimpi, ang mga mapagtiis. Anong ibig sabihin ng kasama ng Allah? Huwag mo intindihin ang Allah bumababa sa'yo kasama mo. Hindi ganun. Huwag mo ganun intindihin. Mga supi lang ang umintindi na ganyan, na ang Allah nila pumapasok sa akin. Hindi ganun. Ang ibig sabihin ng kasama mo ang Allah, manifestation ng power ng Allah, manifestation ng mercy ng Allah, manifestation ng habag ng Allah ang nasa iyo, hindi ang persona ng Allah. Kapag ikaw ay mapagtimpi, mapagtiis, nasa sa iyo ang habag ng Allah, nasa sa iyo ang kanyang tulong, nasa sa iyo ang kanyang biyaya, at kinakailangan sa atin na araw-araw i-upgrade natin ang sabar. Ilang beses na tayo nakarinig ng khotba tungkol sa sabar, pero hindi pa rin natin matututunan ang sabar. Pag-uwi ng bagay, kaunting diferensya, inaalimura mo misis mo, inaalimura mo anak mo, kaunting diferensya, walang sabar. Ang tagal na natin, ilang taon na naririnig natin ang sabar, ilang taon na tumanda na tayo sa pag-iimbak ng kaalaman tungkol sa sabar, pero wala ka pa rin natutunan. Hindi ka pa rin matututo ng sabar. Kailangan matutunan natin ang sabar, at kailangan i-upgrade natin ang sabar, dahil bawat araw iba't iba ang anyo ng pagsubok. Kailangan magpakahusay-husay tayo sa pagtitimpi, pagpipigil sa sarili. Ya ayyuhalladhina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. O kayo na mga mananampalataya, magsipagtimpi kayo at magpakahusay-husay sa pagtitimpi, at manatiling matatag at katakutan ninyo ang Allah upang kayo ay maging mga matagumpay. Tagumpay ang ating makakamit kapag po tayo ay mga mapagsabar. Huwag mong kakalimutan na maging sino ka man, mayaman, mahirap, malaking tungkulin, whatever, susubukan ka ng Allah ng takot, susubukan ka ng Allah ng gutom,
susubukan ka ng Allah ng mawalan ng ari-arian. Susubukan ka ng Allah ng mawalan ng mahal sa buhay. Kinakailangan maintindihan natin mabuti yan na mga Muslim. Yan ang kaibahan ng Muslim. Wala nabluwannakum bishay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wabashshiris sabirin. At katiyakan, susubukan namin kayo ng tulad ng takot, gutom, kawalan ng ari-arian, mga buhay at bunga ng pananim, ngunit magbigay ng magandang balita sa as-sabirun. Bakit kailangan magbigay ng magandang balita? Ano ba ang mayroon sa as-sabirun? Ano ba ang ibig sabihin ng as-sabirun? Ano ba ang ibig sabihin ng mapagtimpi, mapagtiis? Sa punto ng Islam, anong ibig sabihin ng mapagtiis? Anuman ang dumating sa iyo na pagsubok ng Allah, anumang kalamidad, gaano man kahapdi ang nararanasan mo sa sakit mo sa katawan, gaano man kahapdi ang nararamdaman mo nang mawala ng mahal sa buhay, walang lalabas sa bibig mo na anumang reklamo sa iyong Panginoon, hindi lumalabas sa bibig mo na inaakusan mo ang Panginoon, bagkus ang lumalabas sa bibig mo ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kaduduhanan, tayo ay nanggaling sa Allah at kaduduhanan, tayo ay magbabalik sa Kanya. Yan ang sabar. Hindi ka nagreklamo, hindi mo kinukwestiyon lang yung Panginoon. Hindi ka nagreklamo, pakumbaba ka, nagpapasakop ka, tinatanggap mo anumang ibigay siya ng Allah. Alladina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Siya, bisabihin siya na mapagsawar, na kapag dinapuan ang kalamidad, sasabihin niya, katotohanan, tayo ay nanggaling sa Allah at katotohanan, sa Kanya tayo ay magbabalik. Kapag ganyan ang prinsipyo mo, kapatid, kapag ganyan ang iyong mentalidad, kapag ganyan ka mag-isip, anumang dumating sa iyo na kalamidad, anumang pagsubok dumating sa iyo, ganyan ka mag-isip, katotohanan, tayo ay galing sa Allah. Katotohanan, sa Kanya tayo magbabalik. Ano ang mangyayari? Ano ang ibibigay siya ng Allah na bonus? Apat. Apat na bonus. Number one, bibigyan ka ng Allah ng blessing, pagpapala. Nakita mo yung kapalit? Number two, bibigyan ka ng Allah ng kapatawaran. Number three, bibigyan ka ng Allah ng habag. Number four, bibigyan ka ng Allah ng patnubay. Apat na mahalagang punto na ibibigay sa inyo ng Allah kapag ikaw ay nakapagtimpi. Ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Sila ang mga yaon na ipagkakaloob sa kanila ang salawat mula sa kanilang Panginoon. Salawat. Ano ang tafsir ng mga ulama sa salawat? Ayon sa mga ulama, ang ibig sabihin ng salawat, number one, bibigyan ka ng Allah ng blessing, pagpapala. Number two, patatawarin ng Allah mga kasalanan mo, dagdag pa ng aya. At sila ang mga yaon na tatanggap ng kanyang habag. At sila ang mga yaon na papatnubayan. Apat na punto, kapatid, kapag natiis mo, nasabar mo, napagtimpihan mo anumang ipataw sa iyo ng Allah ng kalamidad, blessing, pagpapatawad, habag at patnubay. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر
Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Mga kapatid, sa pananampalataya, uulit-ulitin natin para diinan ang purpose ng repetition, para diinan sa kamalayan, para dumikit sa ating kamalayan. Lahat po tayo, araw-araw, talunan. Gaano ka man kayaman, iiwanan mo yan. Gaano ka man kalusog, magkakasakit ka sa dulo, bandang hulihan. Lahat tayo, bawat araw, minus one day. Itong araw na ito, minus one day. Bawat hinga mo, minus one hininga. Then isang araw, final one day, final hininga, tapos ka na. Lahat ay talo. Puro lugi, puro talunan. Maliban sa apat, nananampalataya ka. Gumagawa ka ng kabutihan. Ipinag-utos mo kabutihan. Ipinagbabawal mo kasamaan. At ipinagpapayuhan natin sa ating sarili at sa isa't isa ang pagiging mapagtimpi, mapagtimpi, mapagtiis, mapagsabar. Dahil ang buhay rito sa mundo, punong-puno ng hapdi. Nawa, buksan ng Allah ang ating mga isipan. Itong apat na ito mapatatag sa ating mga sarili. Iman, paggawa ng kabutihan, magsumikap ka, makagawa ng maraming kabutihan. Maipasa mo sa iyong kapwa ang pagpapayo ng paggawa ng kabutihan, at maipasa mo sa kapwa ang pagtitiis sa anumang pagsubok na ating kinakaharap